manood, makinig at matuto sa Signaturang Pilipino. Magandang araw, maligayang pagbisita sa aking channel. Samahan niyo akong pasukin ang mundo ng Asignaturang Pilipino. Ano pang hinihintay niyo? Ilabas na ang inyong notebook at ballpen dahil siguradong ikaw ay matututo sa bagong araw na ating pagsasamahan. Tara at umpisahan na natin. Araw ay matututunan mo ang iba't ibang variety ng wika na ginagamit sa Pilipinas. Bilang pag-uumpisa sa ating pagtalakay, suriin ang susunod na bahagi. So, this is all about our discussion for today. Is there any question? Jeb? Well, may tanong ka? Nasuri mo ba kung paano ang paraan ng kanilang usapan? Makikita natin na magkakaiba ang paraan ng kanilang paggamit ng kanilang wika. Ano kaya ang dahilan nito? Ito ang ating pag-uusapan ngayong araw. Tatalakayin natin ang mga variety ng wika. Alam na natin na ang wika ay namamatay o nagbabago dahil sa kanyang katangian na dinamiko. May mga pagkakataon na kapag hindi na natin malimit gamitin ang isang salita, nawawala na ito at napapalitan ng mga bagong salita. Katulad na lamang ng salitang salungkwit, na sa panahon ngayon, ang tawag natin ay upuan o chair. Nakatatakot ang pinominang ito sa mundo ng wika. Mula sa mga pag-aaral, may 35 na katutubong wika ang nanganganib ng mawala dahil sa hindi na ito madalas na ginagamit. Paano kaya natin ito masosolusyonan?
Simple lang ang sagot ni Napas, Hernandez at Pineira. Gamitin pa rin ang mga ito bilang unang wika. Ibig nilang sabihin, maaari nating gamitin ang mga ito kung tayo ay nasa bahay at kausap ang ating pamilya at pakikihalubilo sa kapwa. Sa kabilang banda, ang mga wikang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan ay magkakaiba. Ito ang resulta ng isang teorya na nagsasabi na walang buhay na wika ang homogeneous. Ibig sabihin natin, walang wika ang magkakapareho. Dahil na rin sa mga aspetong katayuan sa buhay, kasarian, edad, hanap buhay, at marami pang iba. Ito ang dahilan kung bakit may iba't pang variety tayo ng wika. Ano-ano ba ang mga ito? Unahin na natin ang dialect. Malimit nating marinig ang salitang ito. Ngunit ano nga ba talagang ibig sabihin ng dialect? Ang dialect ay ang wikang ginagamit ng isang partikular na pangkat na malimit makita sa mga lalawigan, bayan, o rehiyon. Sa varieting ito, nag-iiba ang paraan ng pananalita o punto ng bawat tao. Iisang wika ang ginagamit nila ngunit nagkakaiba lamang sa pamamaraan ng pananalita. Maaaring iisa lang din ang wika nila ngunit may mga variasyon o ibang katawagan sa isang bagay. Halimbawa, ang wikang Tagalog kung mapapansin natin ay malimit na gamitin sa iba't ibang rehiyon ngunit alam nyo bang merong dialect ang wikang ito? Tama! Sa Maynila, kapag nakita mong dumating ang kapatid mo sa bahay sa oras ng pananghalian, ay tatanungin mo siya ng, "Kumain ka na ba?" Ito ay uri ng Tagalog na ginagamit malimit sa kalahang Maynila. Ngunit kapag nadako ka sa mga lugar kagaya ng Laguna o Batangas, maririnig mo ang mga talitang, "Nakain ka na?" Natawa ka ba? Kakaiba ba ang salitang ginamit? Ito ay isang halimbawa ng dialect. Parehong Tagalog ang wika na ginagamit ngunit may variasyon sa mga salita. Kung papansinin natin, mauunawaan pa rin naman natin ang kanilang ibig sabihin. Isa pang halimbawa, sa lalawigan naman ng Pangasinan. Sa mga iba't ibang pangkat ng Pangasinense, ang tawag nila sa nagpalengke ay akitindaan. Sa ibang pangkat naman lalong-lalo na sa bandang norte sa bandang Pangasinan, ang tawag na naman nila rito ay nanpalengke. Kung titignan natin, parehong mga taga-Pangasinan ang gumamit ng mga salitang iyon, ngunit magkaiba ang katawagan nila sa isang salita. Ito ay dahil sa ang dalawang nagamit na halimbawa ay mga dialect, wika ng isang partikular na grupo ng isang tao. Sunod naman ay ang idiolek. Ito ay tumutukoy sa paraan o estilo ng pagsasalita ng isang tao. Hindi man naiiba ang dialect niya, ngunit may katangitang estilo ang pamamaraan ng pagbigkas ng salita kasama na ang punto at ang diksyon ng taong nagsasalita. Ang uri ng variety nito ay nakapokus sa nagsasalita mismo. Pakinggan ang mga kilalang idiolek na mga kilalang tao, lalo na sa mundo ng showbiz. Crazy! Ikaw na! Hindi namin kayo tatantanan! To the highest level na ito, woo! Anak, paki-explain, love you. Ang saya-saya, no? Kilala mo ba ang mga taong ito? Sila madalas ang mga may kakanyahan sa paraan ng pagsasalita. Ito ang tinatawag nating idiolek. Pangatlo sa listahan ay ang sosyolek. Ito naman ang variety ng wika na may kinalaman sa katayuan ng tao sa buhay. Nag-iiba ang paraan ng panalita ng tao base sa edad, pinag-aralan, profesyon, kasarian, at iba-iba pang kalagayang panlipunan. Madalas, para matanggap ang isang tao sa isang grupong sosyal, kailangan nating matutunan ang sosyolect na gamit ng mga ito. Kilala sa varieting ito ang ginagamit ng mga taong kabilang sa LGBT community, lalong-lalo na ng mga beki o bakla. Oo, tama ka. Ang gay linggo o ang wika ng mga beki. Halimbawa ng mga salitang ito ay ang Givenchy o bigyan, Dax o malaki, Trulalu o totoo o tama, Luz Valdez o talo at marami pang iba. Enchantes ba ng Gandara pagkat Machu Capito kung istudang inisplo ko tungkol sa sosyolek? O diba? Gay linggo ang paraan ng pagsasalitang ito. Ibig sabihin,
Naintindihan ba ng magaganda at mga puki kong estudyante ang sinabi ko tungkol sa sosyolek? Alam mo bang nabibilang din sa sosyolek ang tinatawag nating salita na mga konyo? Ito ang mga salita na nagahalo ang wikang Pilipino at wikang Ingles. Mas kilala ito sa tawag na Taglish. Sa structural na pagpapaliwanag, dumadaan ito sa proseso ng code switching dahil nagpapalit ng mga lingwahe na ginagamit dito. Halimbawa, where na you dito na me? Hold up to! Magbigay all your thingies! But make galaw or I will make tusok you! Make suko! We'll meet you napapaligiran! You are so asar! I'm galit na to you! Can I hammer na the pokpok? Ang ganitong paraan ng pananalita ay minsang ipinagtataas ng kilay ng nakararami. Madalas na tinatawag na pasosyal o pang rich kid lang ang taong gumagamit ng mga ito. Isa pang halimbawa ng sosyolek ay ang tinatawag ng mga millennials na jegemon. Madalas na ginagamit ito sa mundo ng teknolohiya sa larangan ng pagtitext o chat. Sa ganitong paraan, napapalitan o nadaragdagan o nababawasan ang mga titik na nakikita sa karaniwang mga salita. Halimbawa, musta pose? Eyo pose? I miss you? Nababasa mo pa ba? Nakalilito hindi ba? Maliban sa gaylingo, konyo at jegemon, kasama rin sa varieting ito ang jargon o ang mga salitang natatanging bokabularyo ng mga pangkat ng profesional. Ito ang mga salitang kalimitang ginagamit lamang ng mga taong mag-iisa o parehong profesyon. Halimbawa, sa mundo ng medisina, ang mga doktor ay malimit gumamit ng mga salitang rounds, check-up, emergency, dead on arrival, at marami pang iba. Sa mga engineer at architect naman, madalas nating marinig ang mga salitang blueprint, plano, muhon, at iba pa. Sunod ay ang itnolek. Ito ay ang variety ng wika mula sa mga pangkat etniko. Ang salitang itnolek ay mula sa dalawang salitang etniko at dialect. Halimbawa, vakul, gamit ng mga ibatan na pantakip sa ulo. Bulanon, pulmon, palangga, mahal o minamahal. Ang mga ganitong uri ng salita ay hindi malimit na marinig sa mga syudad dahil madalas lamang ginagamit ng mga ito sa lugar ng mga pangkat etniko at hindi nagagamit ng mga taong hindi kasama sa pangkat nila. Susunod ay ang register. Ito naman ay ang variety ng wika na kung saan iniaangkop ng isang taong nagsasalita ang paraan ng pakikipag-usap niya base sa sitwasyon. Halimbawa, iba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong kaibigan at sa iyong guro. Nagagamit ang mga salita depende sa katungkulan o kapangyarihan, mga nakatatanda at sa mga hindi kilala. Karaniwang kinakausap mo ang iyong kaibigan ng impormal na pamamaraan, ngunit kapag ang principal ng inyong paaralan ang iyong kausap, nagiging formal ang iyong pamamaraan. Halimbawa, natapa ang iyong kaibigan. Ilang palaka ang nahuli mo? Hindi mo naman ako sinabihan para nasamahan kita. Pangalawa, nadapa ang iyong guro. Sir, tulungan ko na po kayo. Madulas po kasi talaga rito dahil maulan ngayon. Nakita mo bang pagkakaiba? Naging formal ang pamamaraan ng pagsasalita niya noong guro na ang kausap niya. Ito ang sinasabi nating register. Ang huling variety na ating tatalakayin naman ay ang Pidgin at Creole. Naalala mo ba ang isang halimbawa ng katangian ng wika na generative? Ito ang pinakaangkop na pagpapaliwanag sa varieting ito. Kapag sinabi nating generative, ito ay nangangahulugang malikhain. Sa varieting ito, umiikot ang aspeto ng pagiging malikhain. Ang Pidgin ay umusbong na bagong wika o tinatawag na nobody's native language. Nangyayari ito kapag may dalawang taong nag-uusap na magkaiba ang kanilang wika. At dahil hindi sila magkaunawaan, minsan may mga salita silang nabibitawan na siyang inuulit ng dalawang panig hanggang sa magkasundo silang gamitin ng salitang iyon sa bagay na tinutukoy nila. Nakalilito ba? Sige, narito ang isang halimbawa. Ipagpalagay na lamang natin na wala pang salitang lupa at hindi mo pa alam ang ibig sabihin ito. Narito ang sitwasyon o pangyayari. Wala.
And sige di di wala di na li di ang lupa. And sige di di na li na yung wala di ang lupa. And sige di na lupa. Ang lupa. Lupa. Oh, lupa. Oh, lupa. 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 Sa simula ay magkaiba ang wika ng bawat isa. Hanggang sa nabanggit ng isa ang salitang lupa. Inulit ng kausap nito ang salitang narinig niya sa lupa. At ganun din ulit ang ginawa ng isa. Hanggang sa paulit-ulit nila itong ginamit at napagkasunduan na itawag ang lupa doon sa bagay na pinag-uusapan nila. Mula sa kanilang pag-uusap, nabuo ang salitang lupa tungkol doon sa bagay na pinagtatalunan nila. Ito ang halimbawa ng pidgin. Mula rito, ang salitang lupa sa pagdaan ng maraming panahon ay madalas nang gamitin sa sarili nilang komunidad. Ito ay naging bahagi na ng kanilang unang wika o mother tongue. Nagkaroon na ito ng pattern at tuntuning panggramatika sa kanilang komunidad. Madalas na natututunan na rin ng mga bata ang salitang ito. Ito na ngayon ang tinatawag nating Creole. Ito ang mga salitang mula sa Pidgin na naging bahagi ng wika ng mga taong gumagamit ito sa kanilang lugar. Mula sa Pidgin ay nagiging Creole na ang variety ng wikang ito. Naunawaan mo ba ang variety ng wika na ating tinalakay? Kung ganon, mabuti. Masasabi natin na sadyang malawak ang usaping patungkol sa wika. Mula sa tinalakay natin, pag-isipan ang tanong na ito. Bakit kailangang tanggapin at igalang ang variety ng wikang ginagamit ng magkakaibang pangkat ng tao? Pag-isipan at pagmunimunihan ang tanong na ito. Muli, ito ang Teacher NJ TV Channel na nagsasabing, mag-aral ng maigi para buhay ay umuti. Paalam!